The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus' side. So Simon Peter nodded to him to find out whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, "Master, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I hand the morsel after I have dipped it." So he dipped the morsel and took it and handed it to Judas, son of Simon the Iscariot. After Judas took the morsel, Satan entered him. So Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." Now, none of those reclining at table realized why he said this to him. Some thought that since Judas kept the money bag, Jesus had told him, "Buy what we need for the feast," or to give something to the poor. So Judas took the morsel and left at once, and it was night. When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you." Simon Peter said to him, "Master, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now, though you will follow later." Peter said to him, "Master, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Amen, amen, I say to you, the cock will not crow before you deny me 3 times. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, si Judas at si Simon Pedro ay mga pangunahing karakter sa kwento o drama ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ngayong mahal na araw. Kung tutuusin po, pareho silang nagtaksil sa ating Panginoong Jesus. Si Judas, trinaydor ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro, itinatwa, ikinaila ang ating Panginoong Jesucristo sa publiko ng 3 beses. Pero ating matutunghayan na si Judas hanggang ngayon ay naging simbolo ng isang tao na naging kontrabida sa buhay ng ating Panginoon. Samantalang si Pedro naman ay bida hanggang ngayon sa ating simbahan. Silang dalawa kasama ang ating Panginoong Jesucristo 24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks in a month, 12 months in a year, for 3 years. Kasama nilang ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 3 taon. Paano nangyari na si Judas ay naging Judas? Anong dahilan? Sinasabi nga ang pagkatao ni Judas ay isang enigma, isang bagay na mahirap unawain. Biro mo, napakalapit mo kay Jesus. Pinagtiwalaan ka, ginawa kang treasurer ng samahan na iyon. Pagkatapos ay nag-Judas. Anong nangyari sa kanya? Samantalang si Pedro ay naging isang bayani. Mahal ba ni Jesus si Judas? Sa ating ebanghelyo ngayon, matutunghayan po natin na hanggang sa huli, ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal kay Judas.
doon sa huling hapunan, marahil tinawag ni Jesus si Judas, "Dito ka maupo sa tabi ko," sapagkat nag-usap sila. Kapag ka sila naghahapunan noong unang panahon, letter U, nakaupo sila, nakarecline sila sa bandang kaliwa. Ibig sabihin, medyo nakahilig pong ganyan, ano? Sapagkat yung kanang kamay ang gagamitin sa pagkuha ng pagkain. Kaya kapag ka humilig ka sa kaliwa, kaya nga si John de Bilabid, nandito na halos sa dibdib ng ating Panginoong Yesus yung kanyang ulo. Kaya sinabing mahal ni Yesus sapagkat nandito si San Juan sa kanyang kanan nung humilig, aabot na sa dibdib ng ating Panginoon yung kanyang ulo. At si Jesus naman, hihilig pa kaliwa, ang nasa kaliwa niya ay si Judas. Kaya sila'y nakapag-usap, gawin mo kung anong dapat mong gawin. Marahil pagpasok ni Judas doon sa lugar kung saan maghuhuling hapunan, tinawag siya ni Jesus, "Dito ka maupo sa tabi ko, sa kaliwa." Very special, sapagkat dito pwede kitang kausapin. At pinagsawsaw pa ni Jesus nang tinapay si Judas, yung po'y special na gesture, no? Yung pupunit ka ng tinapay, tapos isasawsaw mo, di ba ginagawa ng mga magkasintahan yan, no? Mga mag-asawa, magsusubuan. Pinagsawsaw, eto para sa'yo. Ibinigay sa kanya yung tinapay. Kaya hanggang sa huli, nais ipadama at ipakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal kay Judas. Yun nga lamang ang banggit sa ating ebanghelyo, pinasukan na siya ng demonyo. At pagkatapos ang sabi ni San Juan, "It was night, gabi, nung tumalikod at umalis si Judas." San Juan kasi maraming simbolism sa ebanghelyo. Gabi ang buhay kapag ka tumalikod ka sa ating Panginoong Jesus. Gabi ang buhay kapag ka ang plano mo ay hindi ang plano ng Panginoong Diyos o ang plano mo'y hiwalay sa kalooban ng Panginoong Diyos. At ganun si Judas. Madilim ang kanyang buhay sapagkat ang kanyang mga balak ay hindi ang intensyon, hindi ang pangarap ng Panginoong Diyos. Si Judas may sariling pangarap, may sariling inaasahan. Mataas ang kanyang pride. Tumalikod siya sa ating Panginoon at sabi ni San Juan, yun ay gabi. Pinasukan siya ng masama. Makikita natin na sa San Pedro sa kabilang banda naman, abay itinakwil din ang ating Panginoong Yesus ng 3 beses. Pero ang pinagkaiba ni Pedro kay Judas, si Judas, plinano niya yung kanyang pagtraidor sa ating Panginoong Yesus. Kanyang pinag-isipan. Samantalang si Pedro, nung siya'y tanungin kung kasama niya si Jesus, dahil siguro sa labis na takot, dahil siguro sa iniisip niyang siya rin ay dadakpin, dahil sa passion, dahil sa emosyon, na itakwil niya ang ating Panginoong Jesus. Alam ni Jesus na si Pedro ay maraming kahinaan, siya'y impulsive, hindi gaanong stable, pabigla-bigla. Kaya nga si Pedro, dala ng kanyang emosyon, kaya niya nagawa ito sa ating Panginoong Jesus. Pero si Judas, talagang merong malis. Inisip niya, kinano niya na ibenta ang ating Panginoong Jesus ipagkanulo. Makikita po natin na ang nakikita ni Jesus kay Pedro ay hindi yung kanyang pagkakamali. Maaring nakasugat yung desisyon ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Ang isang taong nagmamahal, kapag ka ikaw ay sinaktan, ang dapat mong laging tingnan ay hindi yung pananakit sa iyo, kung hindi yung katotohanan na mahal ka niya. At yun ang nakikita ng ating Panginoon. Alam na alam ng ating Panginoong Jesucristo na si Pedro
bagamat maraming kahinaan sa kanyang pagkatao, ay tunay naman siyang iniibig. Di po ba't may ganyan sa relasyon? Sinugatan ang puso mo, hindi tinupad yung ine-expect mo, na-disappoint ka sa kanya. Pero sa bandang huli, ang iyong tatandaan ay yung kanyang pag-ibig at yung kanyang pagkakamali, dapat mo na lamang na patawarin. Hindi lamang tiningnan ni Jesus ang kahinaan ni Pedro, tiningnan din ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang possibilities kung anong siya pwedeng maging siya pagdating ng panahon. Talam natin sa kwento, sa bandang huli, siya'y naging isang martir. Nag-alay siya ng buhay para sa ating Panginoong Jesus. Alam ni Jesus na sa kabila ng karuwagan ni Pedro ay nanduroon ng isang bayani na handang mag-alay ng buhay. Napakasarap pong isipin na kung sa buhay natin, sa kabila ng ating pagkukulang sa Panginoong Diyos, sa kabila ng ating pagtataksil, sa kabila ng ating kahinaan, ang titingnan pa rin ng ating Panginoong Diyos ay kung tunay natin siyang minamahal. Ang titingnan pa rin ng ating Panginoong Diyos ay yung bayani sa ating pagkatao. Si Pedro ay nagbalik loob, nagsisi. Si Judas, hindi na marahil nakapagsisi. Nahuli na ang lahat sa kanya. Sa kwento siya ay nagpakamatay. Pero isang bagay ang tiyak natin. Pareho silang mahal ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat din. Kanino tayo makaka-relate? Kay Judas pa o kay San Pedro? Ang ating isipin sa buhay nito, sa tuwing tayo magkakamali, hindi tayo ang tunay na yan. No? Ang tunay na tao ay yung taong patuloy na nagmamahal sa kabila ng kanyang kahinaan. At umasa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo na ang tinitingnan niya sa atin ay yung ating possibilities na merong nananatiling kabutihan, merong bayani sa loob ng pagkatao nating lahat.